Tumayo po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakoniya at hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa di. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa di. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol.
Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangi, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Patid ko ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos. Dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa mangmahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si na Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit inyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Isa po sa mga hindi ko makakalimutang assignment bilang pare, 15 taon na rin ako ngayong taon, isa po sa mga hindi ko makakalimutang assignment po, ay yung ako ay ilagay ni Cardinal Tagle dati sa Minor Seminary. Ito po ay seminaryo ng mga nagpapare, high school pa lang. So imagine ninyo mga binatilyo itong aking mga aalagaan. Ako'y takot na takot ma-assign doon dahil bagong pare pa lang. Ang aking assignment po noon, maniwala kayo sa hindi at ako'y hindi pa rin makapaniwala, ginawa akong prefect of discipline. So para akong lagi na lang nakabantay sa kanila. Prefect of discipline. Pero halos 2 taon lang akong na-assign doon. Siguro na-realize ni Cardinal, hindi ka pala bagay maging prefect of discipline dahil ikaw ay prefect to be disciplined. Dahil nakikipagkulitan din ako doon sa aking mga alagang binatilyo.
Napakahirap ho. Hindi ko ho kaya yung talagang maging mahigpit, magbabantay ka sa kanilang gagawin, yung disiplina nila. Siguro sadyang hindi ko kaya. Hindi ko rin natural o naturalesa. Kasi ho, pag yung isang estudyante ko, pinagsabihan ko, napagalitan ko, dun sa bata, overnight lang. Wala na yun, nakalimutan na niya. Parang walang nangyari. Pero ako pag pinagalitan ko yung bata, isang linggo, daladala ko dito, parang napakasama kong tao. No? Ganyan may mga taong ganyan kuminsan. Hindi mo kaya, ikaw sa mga anak mo, sa mga apo mo. Bukas, Happy Grandparents Day. Kuminsan ikaw, hindi mo makaya kasi parang nakokonsensya ka. Pero sadyang, kailangan nating matutunang tanggapin ang mga bagay na kailangan nating sumunod, kailangan nating magpasunod. Si Kristo bilang isang mabuting mamamayan at miyembro ng simbahan, alam niya rin ang batas. Hindi lang ang mga eskriba at pariseyo. Si Kristo bilang taong totoo ay nakakaalam at sumusunod din ng batas. Kaya nga nagulat marahil ang ilang mga pariseyo nang makita nila si Kristo at ang kanyang mga alagad, kumukuha, kumakain sa araw ng pamamahinga, pumipitas sa triguhan. Alam natin para sa kanilang mga eskriba at pariseyo, napakahalagang sumunod sa utos ng Diyos, sa batas ng simbahan. Lalo na ang araw ng pamamahinga, bawal kang magtrabaho. Kaya naman sinita nila ang mga kasama ni Kristo. Bakit kayo gumagawa ng bawal sa araw ng pamamahinga? Anong sabi ni Kristo? Kumbaga sa termino natin ngayon, siguro pwede niya sabihin, akala ko ba matalino kayo? Hindi niyo ba nabasa? Hindi niyo ba naaalala kung anong ginawa ni David nung siya at ang kanyang mga kasama ay nagutom? Kumuha siya ng pagkain sa tahanan ng Diyos na para lang daw sa pari. At ibinigay sa kanyang mga kasamahang nagugutom. Mga kapatid, bilang mga tao, mamamayan ng bansa natin, miyembro ng simbahan, una, dapat alam natin, sinusunod natin, ginagalang natin ang batas ng bawat simbahan ng ating bayan. Maging responsable tayo. Huwag tayong magalit sa mga nagpapasunod sa atin. Huwag tayong magalit sa ating security, sa ating usher, sa mga kapulisang na nagpapasunod sa atin. Pero huwag nating kalilimutan, laging may mas mataas na batas na haharapin nating lahat pagdating ng araw. At yan ay ang batas ng pag-ibig. Pag natapos ang kwento ng buhay natin sa mundo, haharap tayong lahat sa Diyos at tayo ay Kanyang susukatin, titimbangin at hahatulan. Hindi lang sa kung ilang beses kang sumunod sa batas ng bayan at simbahan, kundi sa kung paano mo sinunod ang batas ng pag-ibig. Walang masama na magpasunod ka sa ibang tao. Siguraduhin mo, una kang sumusunod. Walang masama na itama mo ang pagkakamali ng kapwa mo. Siguraduhin mo, nasa tama kang lugar, nasa tama kang pananalita, nasa tama kang oras. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin natin sa ating Panginoon na sana maging mabuti, maging responsable tayong miyembro ng ating pamayanan at ng ating simbahan. Mga taong gumagalang, sumusunod sa bawat batas at alituntunin. Yan ay tanda rin ng pagiging mabuting Kristiyano. Pero wag na wag nating kalilimutan na sa lahat ng batas na ito, lahat tayo ay titimbangin
susukatin at hahatulan ng Diyos sa kung paano tayo sumunod at nagpasunod sa batas ng pag-ibig. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na umangkin sa atin bilang kanyang mga malayang anak kay Hesukristo na kanyang bugtong na anak. Ang ating pong itutugon sa gipinawa kami ng iyong salita o Panginoon. Sa gipinawa kami ng iyong salita o Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo. Sa gipinawat kami ng iyong salita o Panginoon, iyong mga may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at sa gobyerno, naway unahin ang kabutihan ng mga tao kaysa mga pinagkakaabalahan ukol sa batas. Manalangin tayo. Sa gipinawa kami ng iyong salita o Panginoon, sa pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, naway hindi natin malimutan ang nangangailangan nating mga kapatid na ating nakikita. Manalangin tayo. Sa gipinawa kami ng iyong salita o Panginoon, iyong mga nagdurusa sa iba't ibang physical at spiritual na karamdaman, naway hilumi ng Diyos. Manalangin tayo. Sa gipinawa kami ng iyong salita o Panginoon, ang mga pumanaw naway mamahinga sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Sa gipinawa kami ng iyong salita o Panginoon, tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating katutubo at mga bilanggo, ang kanilang mga pamilyang nakahiwalay sa kanila ngayon, ang mga walang makain at maayos na tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, ang bawat batas mo naway maging paanyaya sa amin upang mahalin at paglingkuran ng aming mga kapatid. Unawain sila, igalang at gabayan upang maging gabay rin namin sila. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa,
ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasang walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, piliin mo pa rin maging mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo, ang tunay na nakakakilala sa iyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hand. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if there's sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your command. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Every day, let me proclaim and testify. In your word, show me your way, for you, your eye. You alone can bring all wonders in your life. Heal our wounds, take all the worries I had. Even if there's darkness, stay with me. And in your hands and hold faithfully. Lord, your grace inside, the grant what your desire. I raise all my voicing with me. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Mga palaala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat hindi lamang sa pagsisimba po ninyo, kundi sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong mga financial na tulong sa ating parish finance office. Yung mga in-kind donations, bigas, dilata, noodles, kape, sabon at tubig, doon po sa ating Benedict Building, sa ating Social Service at Relief Office. Yan po ay ginagamit natin sa ating feeding program, sa ating prison apostolate, at sa mga binibigyan natin ng tulong na mga simbahan at institusyon. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng mga gawain at ng pagtulong na ito. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.